Ano nga ba yung trading lesson ng market correlation? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, no? Kung ano nga ba yung market correlation, ano yung importance nito kung ikaw ay isang beginner na trader, at lalong-lalo na kung nagte-trade ka na at gusto mo pang ma-expand yung horizon mo at ma-expand yung trading career mo and knowledge, no? Kaya naman, panoorin mo ng buong video na ito dahil alam ko marami kang matututunan dito, okay po? So ngayon, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking YouTube channel or Facebook, no? Ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader. So gumagawa nga po tayo ng mga contents about sa finance, economics, business, corporate finance, trading and investing, and other youth empowerment contents that might be helpful to our kababayans, no? So mag-subscribe ka na, mag-like ka na, share mo na to para nang sa gayon makatulong din tayo sa ibang tao po, no? So ngayon, pag-usapan na natin, no, ang market correlation. Marami pong mga beginners, no, ang hindi nakaka unawa, no, particularly ano ba yung kinaibahan ng stock market sa forex market, sa commodity, sa tinatawag po natin, no, na mga derivatives, kasi yan po yung tinatawag natin na market correlation, no. Pero kumbaga nga sa loob, halimbawa cryptocurrency ka nagte-trade, 'di ba? Sigurado ako may kinalaman yung crypto na tine-trade mo. O halimbawa po natin Avalanche, no, halimbawa natin Solana, halimbawa natin yung tinatawag natin na Dogecoin, katulad po dito, meron siyang kinakapareho o kaya naman kinakaiba sa galaw ng index or sa galaw ng Bitcoin. Yun po ang tinatawag natin na market correlation, o ano nga ba yung kaugnayan ng isang market to another market. O kaya naman from the index to each individual asset classes, no? So yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, so medyo babagalan lang natin at medyo bababawan lang natin, no, para mas maintindihan ng mga beginner pa dito sa trading. Okay po. So, yung sinasabi ko dito sa aking investment research, no, na kung saan each financial market there is a called benchmark, no, or serves as an index. Halimbawa po nito, 'di ba, sa mga stock market, halimbawa sa stock market ng Pilipinas, meron tayong PSEI, no, or Philippine Stock Exchange Index. Sa US naman, mayroong mga Dow Jones or S&P 500 na Nasdaq, 'di ba? So ibig sabihin po ng mga 'yan, no, ayan po yung mga index or indices na binabasihan mostly ng mga individual assets under that particular market, 'di ba? So halimbawa nga po rin dito sa cryptocurrency tayo, 'di ba? Ano ba yung pinakasikat? Ano ba yung pinakamataas na market capitalization? Yung Bitcoin, 'di ba? Mother of all coins. So ayan nga po yung pinaka-tinitignan natin bago mag-trade. Yan yung pinaka-tinitignan natin, ina-analyze natin bago tayo mag-place na or allocate ng mga pera natin sa mga iba't ibang crypto. Bakit? Kasi, di ba nga, may kasabihan tayo, pag tumaas ang Bitcoin, karamihan ng mga crypto tataas. Pagka naman bumaba ang Bitcoin, karamihan ng crypto bababa. No? Totoo po ba yon? Well, honestly, totoo. Pero ang gusto ko lang i-point out dito, ay hindi sa lahat ng pagkakataon ay sumusunod. Number two, hindi rin lahat ng crypto ay sumusunod, no? Merong magkaibang silang direksyon na galaw o kaya naman magkaparehas, no? Yun nga pong ibig sabihin ng market correlation. Okay po, sa loob ng market na yan, 'di ba? May intra, may inter market correlation. Nagigets po, no? Sana malinaw po sa atin 'yon, no? So ang sinasabi ko lang dito, no, ayan, in both crypto market and other financial market, no, yung tinetrade mo, halimbawa ang tinetrade ko kasi dito Dogecoin, eto naman ang pinaka-tinitignan natin na benchmark or basihan or index ay Bitcoin. Makikita po natin na, tignan nyo po, halos same ang kanilang galaw. Actually po, tapos na 'yan, no, gumalaw na 'yan. Bumaba nga ang Bitcoin. Eto, bumaba po yan dito. Etong Dogecoin naman, bumaba rin dito. Mas mababa pa nga dito. So ano po ang ibig sabihin nito? We can conclude that Dogecoin is following Bitcoin's movement closely related to that. Ibig sabihin ko po dito, uy, pwede mo masabihin na Dogecoin kaparehas, no? Kapag tumaas ang Bitcoin, tataas din ang Dogecoin. Pag bumaba ang Bitcoin, bababa rin ang Dogecoin. Well, mostly, ganun ang nangyayari, no? Pero again, ha, not all the time. Kumbaga nga lang, basihan lang natin ito, no? Yung tinatawag natin na index. Okay po? So, ngayon, bakit kailangan malaman ito? Ayan. Understanding which individual assets move in the same direction as the index and which do not is crucial for developing a trading strategy. Simple lang po, no?
bakit mo kailangang malaman ano yung mga crypto na sumusunod sa Bitcoin? At bakit kailangan mo malaman kung ano yung mga crypto na hindi sumusunod sa Bitcoin? Bakit? Simple lang po, para malaman mo doon kung ano yung isa-sell short mo, ano ibabuy long mo, diba? Yun lang naman eh. Dahil kung hindi ka marunong neto market correlation na to, kung hindi ka marunong mag-research, no? Hindi ka marunong mag-analyze ng market, ano yung may kaugnayan, ano yung hindi, syempre, para ka pa rin nanguhula, no? Nag-i-speculate ka pa rin at hindi ka nag-aaral maigi, no? Hindi mo ginagawa yung due diligence mo. Pero ganito, kung may knowledge ka, alam mo yung market correlation, alam mo kung ano yung market na tataas, alam mo kung yung ano yung market na bababa, at syempre naman, ano yung mga assets na sumusunod sa Bitcoin, ano yung hindi. So, makakapag-isip ka dyan na mas malinaw at mas matatag na strategy at sistema at allocation, di ba? Magkano ba ilalagay ko dito? Unang-una muna, crypto picking, di ba? Or stock picking. Ano ba yung mga tumataas yung index? O ano ba yung mga individual stocks na sumusunod sa index, no? O ito yung bibiling ko, ito yung ibabuy long ko. Yung mga hindi naman sumusunod, ito yung isa-sell short ko. 'Di ba? So basically po, nalalaman natin kung ano yung mga tamang asset na i-trade. Imbis na nanguhula ka, "Ay sir, crypto market na lang ako. Itong crypto na lang ang bibilin ko kasi sikat daw 'to eh. Marami tong good news, no?" Well, pwede yung lumipas yung good news na yun. Maybe pataas nga siya, pag binili mo, biglang bababa. So, hindi rin good news para sa'yo, di ba? Ang sinasabi ko lang dito, talagang may correlation po yan. Pag yung isang market bumababa, yung isang market tataas. Pag isang market tataas, yung isa po bababa. No, yun po yung sa outside. Pero ang inside naman po, kailangan mo dyan tignan, ano yung mga sumusunod sa index, di ba? Para malaman mo kung ano yung isa-sell short mo dito, ano ba yung ibabuy long mo. No, kasi kapag ka hindi mo alam, you are still speculating. Okay po? So this knowledge, no, informs decisions on asset selection, allocation weights, and overall portfolio and risk management. So makakapagplano ka diyan ng maayos, 'di ba? Halimbawa, out of 10 na crypto, 'di ba? Yung 5 sumusunod sa Bitcoin, yung 5 hindi. Halimbawa, nag-aral ka, nag-search ka, 'di ba? Inaral mo maigi sa chart kung medyo sumusunod ba o hindi. So meaning, yung 5 crypto na yon, pag tumaas ang Bitcoin, pwede mong i-buy long to. Yung 5 crypto na yon. Kapag ka naman na ibig sabihin, pag tumataas ang Bitcoin, eto na hindi sumusunod sa Bitcoin, pwede mong i-sell short to, 5 to. Again, na-sample lang po yun. No? Depende pa rin sa tinatawag natin ang fundamental drivers, depende pa rin po sa fundamental factors, depende pa rin po sa market sentiment, at depende pa rin po sa mga current events and news. 'Di ba po? Kasi minsan may mga individuality po 'yan na references at syempre na driver, no? Halimbawa po, bumaba ang Bitcoin, pero yung isang crypto tumaas. Well, it is not because, no, na pangit ang Bitcoin at tumaas to, it is because merong fundamental driver or may good news kung bakit tumaas yung isang crypto. Nagigets po? Ibig sabihin, pwede silang magkaibang direksyon, pwedeng pataas naman ang Bitcoin, bababa to dahil may bad news, o kaya naman po, pareho silang pataas o pareho silang pababa. So, that is called market correlation po, no? Na importante natin malaman, ano yung mga sumusunod, ano yung hindi, saan tayo maglalagay yung mas malaking weight of allocation, ano yung mga pipiliin natin, at syempre, makaka-apekto po yan sa overall strategy po natin sa trading, no, and management, no. So kaya naman mga ka-traders, no, sana marami kayong natutunan sa video na ito. Ayan, no, so market correlation, no, there are two types, the inter and intra market correlation, no. Pwedeng sa iba't ibang markets o kaya naman sa isang market lang, yun yung pagkukumparahin mo, yun yung i-benchmark mo, no. So kaya naman mga ka-traders, sana, no, marami kayong natutunan. Bihira lang ito i-discuss ng ibang mentors, kaya naman eh diniscuss ko na po, no. So yun lamang po, maraming salamat, God bless you all, and see you on my next vlogs, no. Bye-bye.